Alright, so what is up guys? No, welcome back to my YouTube channel. Well, it's me again, Teacher Kevin PH. At sa wakas, nagbabalik na naman tayo para sa isang panibagong video. Ngayon na mga kaibigan, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-edit o mag-customize ng text gamit ang Adobe Photoshop. Paano gawin it, paano ito gawing 3D looking, no? At syempre, iba pang mga dapat nyong malaman if how to customize or edit text using Adobe Photoshop. Maski kahit anong version to, Adobe Photoshop CS6, CS3, or whatsoever version ng Adobe Photoshop. Let's do this, how to edit text using Adobe Photoshop. Okay, so narito na tayo mga kaibigan sa workspace ng Adobe Photoshop. So ang gamit ko ay Adobe Photoshop CS6. Alright, so una, depende na sa inyo kung saan nyo ilalagay yung text, no? Depende kung sa picture or sa blank document lang, kung purely text lang i-edit nyo. So ngayon, magpo-focus lang tayo sa blank document, no? Pure text lang i-edit natin. Anyway, kung na-open nyo na yung inyong Adobe Photoshop, no? Advice ko, piliin nyo yung new NCS6 as your workspace. Ganito yung itsura niya mga kaibigan kung sakali. Pero depende pa rin yan kung ano yung gamay ninyong workspace ng Adobe Photoshop. So, mag-open tayo, file, new document, blank document. Tapos i-resize ninyo to. Bahala na kung anong size dyan. Okay. Yan. Tapos, hintayin lang natin na mag-open syempre. Yan. Tapos, sa text na, maglalagay na tayo ng text. Makikita nyo itong letter T dito, which means horizontal type tool or text, no? Click nyo lang, tapos click nyo dito, then you may now encode yung text na gusto ninyo. Re-resize ko lang muna. Piliin ko yung 72, yan, para mas malaki. At white din yung ano niya. Gawin kong black for the meantime. Okay, yan. Teacher Kevin. Oops, wrong spelling na. Teacher Kevin. There you go. Ngayon, click nyo to para ma-move natin. Yan. Tapos, drag nyo lang. Pwedeng-pwede. Or pwede rin Ctrl-T. Yan. Para ma-transform. Make sure na nakaselect yung text natin sa layer natin. Okay? Shift. Para hindi siya bumengking. Shift. Then drag. There you go. Okay. After this one, mga kaibigan, paano nga ba magpalit ng color? Simple lang. Make sure na nakaselect yung text. Tapos, punta kayo dito sa my character. Nandito yung color natin. Nandito rin yung taas, katangkad. At ito yung kalapad naman ng text natin. Okay. Characters. Yung mga text na pwede nating pagpilian dito. There you go. Yan, pipiliin ko lang muna ito. Okay. Ngayon. Oy, lumampas na. Ctrl-T. Yan. Tapos, Shift. Drag natin, tapos i-adjust ulit natin dito. There you go. Okay. Hit enter. Then next mga kaibigan, palit ng color. Nandito lang din sa lahat sa characters. Okay. Limbawa, gusto kong gawin itong yellow. Yan. Okay. Click okay. Tapos syempre white yung background natin. Lalagyan ko ng border. Punta ulit kayo sa layers, make sure na nakaselect. Right click niyo, tapos blending options. Nandito yung iba't ibang mga options eh. Bevel and emboss, contour, texture, bahala kayo kung ano yung gusto niyo ilagay. Stroke. Okay, maglalagay ko ng stroke. Click niyo dito. Tapos piliin niyo i-resize niyo, bahala kayong pumili. Blend normal, color ng stroke, pwedeng-pwede niyo rin palitan, pero yan lang muna ang anuin ko. Inner glow, nandito rin iba't ibang mga options mga kaibigan. Again ha, right click natin, blending options, and bahala na kayong tumimpla kung ano yung gusto nyong ilagay na mga adjustments sa inyong text. So yun lang, napaka basic lang nito mga kaibigan, no? Kung paano i-adjust, okay? Right click, blending options, nandiyan na yung iba't ibang mga options. Bevel and emboss, click nyo lang din, tapos adjust nyo yung depth. Yung size, pwedeng-pwede para gawin ninyong mas 3D looking and more. Texture, bahala kayo kung anong gusto ninyo. A matter of tansya lang din ulit mga kaibigan. There you go. Okay. Okay. Ngayon, para i-apply nyo to, no, sa ibang mga software, kumbaga, mas maganda kung wala yung background natin na white. So, punta kayo sa layer, tapos unlock ninyo yung background, double click. Tapos click nyo ang okay para ma-unlock siya. Tapos i-hide ninyo, no?
click nyo lang yan. There you go. Para maging PNG na siya, mga kaibigan. PNG means wala na siyang background. Diba? Then, after this one, pwede nyo na yung save yung inyong output. Save as. Siyempre, PNG ang pipiliin natin. Then, desktop. Save. Okay. Tapos, hintayin nyo lang na matapos mag-save. Tapos, pag i-open ninyo, siyempre, wala nga ng background yan. Ito. Kevin Klein, Dr. Lero. Teacher Kevin. So, yun lang. Maraming salamat mga kaibigan at hanggang sa muli po.